Ayan, good morning. Ito po yung ginagawa ko dati na pinapakita ko na iniinom ko tuwing umaga. Pero kung napapansin nyo, ito na po yung gin-rind ko, bin-blender ko na luya, bawang, at lemon. So ganito po yan ang nangyayari. So ngayon, para mainom natin yan, ay dapat kukuha tayo ng, ang ginagawa ko, isang kutsara, kunyari ganyan, no? Isang kutsarang ganyan, tapos ilalagay ko siya doon sa baso. Ayan. Pag nalagay ko na siya sa baso, lalagyan ko siya ng mainit na tubig. Pag, ayan. Ganito na ang mangyayari sa kanyang... pwede mong dagdagan, depende sa gusto mo. Pero ako, ang ginagawa ko, tama na yung isang kutsarang puno, tapos ganyan ang mangyayari. Tapos lalagyan ko lang yan ng tubig. Saglit lang ha. Kuha tayo ng tubig na mainit. Ayan, lalagyan na natin siya ng tubig na mainit. So, ang ginagawa ko nito ay, dahil malamig galing sa ref, kunti lang muna, kasi sobrang init bagong kulo yung tubig. So, hahalu-haluin mo na para, ang technique ko para mainom ko na madalian, ibig sabihin, madali ko mainom, medyo ginagawa ko lang talaga siyang liquid na gano'n, no? Pag alam ko na ano na siya, pag alam ko nang na ganyan na, ayan, pwede ko nang inumin yan. Siyempre, titingnan muna kung masyado mainit, pwede ka magdagdag ng tubig. Pero kung sakto lang din naman, huwag mo nang lagyan ng tubig kasi pwede na yan. So, bali, ito pala yung iniinom ko. Pagkagising na pagkagising ko, empty stomach, ito na agad ang iniinom ko. Tapos, mula nung na-diagnose nga ako ng cancer, ganito ang ginawa ko. Plus, ang susunod ko nitong kakainin sa umaga, mga prutas na, yung apple. Kasi yung apple, safe yun, kahit wala pang laman yung tiyan mo, okay na yun. So, pagkainom ko nito, yun na ang sinusunod ko, yung apple. Tapos kahit anong prutas, kunyari saging or pomegranate, kaya laging dito may prutas sa harapan ko kasi yan ang aking mga tinitake sa tuwing umaga na yan. Malayo yung apple, hindi ko mapakita sa inyo, saka yung saging na doon sa kabila. Ayan, ito ang ayan. Yan ang mga almusal ko tuwing umaga. Tapos ito naman na luya, ginger tsaka yung lemon at garlic. Yan naman ang iniinom ko tuwing umaga. So ganyan lang karami. Basta maano lang siya yung matawag dito. Maging liquid para mainom mo tsaka para kumbaga parang konti lang yung lulunukin mo kasi pwede mo naman siyang punuin. Kung kaya mong punuin, okay din naman. Wala namang problema. Kasi dati, ginagawa ko nung una, puno yan. Naisip ko para konti lang yung tubig. Para, limbawa, di ba, iinumin mo to. Saka uminom na ulit ng maraming tubig na lang. Para lang yung mga dalawang lunukan mo lang, ubos na. So, iinumin na natin. Tingnan natin kung kaya to ng dalawang lunok. Kasi kaya naman to iniinom ko. Kasi... pampalakas ng immune system kasi to. Nung nagka-chemotherapy ako, ito ang lagi kong iniinom. Kaya never na nagkaroon ng problema yung kidney ko, yung liver ko dahil din dito siguro. Dahil yung bawang, di ba, maganda sa liver. Ginger, luya, maganda rin sa liver. Tapos lahat naman, okay yun. Kaya siguro, matibay naman yung immune system ko, hindi buwagsak, kaya nakayanan ko lahat ng chemotherapy ko. So, inumin ko na saglit lang. So, ayun, ang tapang talaga. Ang tapang niya pa, para masimot, tsaka ngayon, isusunod mo ngayon yung tubig na para mahugas pa yung ano mo kasi sayang din. Para walang tira, ganun ang ginagawa ko. So, ganun lang guys. At dahil pala nag-video ako ngayon, kaya hindi ko siya nadasalan bago ko inumin. Kasi usually, dinadasalan ko pa rin talaga. So,
Sa susunod, nainom ko bukas ng umaga ay dinadasalan ko talaga yan na Panginoon ay gamitin mo itong mga likha mo na ito na panglinis sa aking katawan at samahan mo ng iyong mapagpagaling na dugo para pumasok sa aking katawan at linisin, durugin, alisin man ang anong tumor sa aking katawan. Ganun lang. So, sana yung kung gustong gumaya nito, hindi ko naman to sinasabi sa inyo na maganda sa inyo, pero sa akin kasi, yung mga nagtatanong, ito lang yung paraan ko, ito yung technique ko na ginagawa. Okay, maraming salamat at effective naman tingin ko sa akin. Salamat guys, have a blessed day.